Hallelujah. Inahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi ang ating katalinuhan, hindi ang ating karanihan, hindi ang ating pamilyaridad. Ang inahanap ng Diyos ay ang ating katapatan. Hallelujah. Ang lahat ng mga bagay na hinangad mo, kayamanan, karanihan, katanyagan, kaya kami na naibibigay ng sanlibutan, ngunit sa pansamantala lang. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng karanihan, ng popularidad, yan ay magpawalang hanggan. Ang hinahanap lamang ng Diyos sa atin ay ang ating pong katapatan. Church, kamusta na ang paglakad mo sa katapatan sa tapat sa ating Panginoon? Binibigyan mo ba ng limitasyon ng iyong katapatan o buong-buo mo itong ibinibigay sa Diyos na wala kang biniwithhold? Hallelujah! Do not withhold anything that belongs to God. Do not withhold your prayer. Do not withhold your giving. Do not withhold your praise. Do not withhold your service. Do not withhold your winning of souls. Ibigay natin lahat yan sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano man ang pangangailangan mo ngayon, ha? Ano man ang hinihiling mo ngayon, hallelujah, unahin mo lamang ang Diyos, ang kanyang kaharian, unahin mo lamang ang Diyos at ang kanyang katwiran. Ang may pangako isa mo siya sa atin, ang lahat ng bagay, pag sinabing lahat, wala pong kulang yan, hindi yan 99.9%, 100%, lahat ay ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. May mga bagay tayo minsan na matagal na natin hinihiling sa Diyos na tapwat hindi natin nakakamtan. Maaaring na kung Kristo na kapalinoon, bakit? Pero sa ganitong mga pagkakataon, huwag kong tanungin ang Diyos. Ang tanungin natin ay ang ating mga sarili. Sapagkat ang katapot, tapat ka sa Diyos. Ang Diyos ay tapat din sa iyo. Pero kung hindi ka maging matapat sa Diyos, hallelujah, ang katapatan mo ang siyang magdudulot sa iyo ng tagumpay. Ang katapatan mo ang magdudulot sa iyo ng kayamanan. Ang katapatan mo ang dudulot sa iyo ng lahat ng bagay na nais mo na manghihingi mo sa Diyos. Hallelujah. Come on, church. Tanungin mo ang sarili mo ngayon sa mga oras nito. Ilang taon na ba akong nalilingkod sa Panginoon? 30 years? 25 years? 20 years? 10 years? 5 years? 1 year? Few months? Lahat na yan. Hindi yan tatanungin ng Diyos sa iyo kung gaano ka nakatagal. Ang titingnan ng Diyos sa iyo ay kung gaano kakatapat. It is not, hallelujah, our service to God does not depend on how long we run. Our service to God depends on how well we run. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Ang hinahanap ng Diyos ay ang mga tao na hindi nag-withhold ng mga bagay na nauukol sa Kanya. Hallelujah! Ang mensaheng ito ay lagi po natin minsan napapakinggan ang tungkol sa pagbibigay. Pero mga kapatid, ang mensaheng ngayong umaga ay hindi lamang tumutukoy doon sa ating pagbibigay, sa ating pong tithes, sa ating offerings. Ang minsan yung umaga, higit sa lahat ay nakapukos doon sa ating pagbibigay ng ating katapatan sa Panginoon.
at kanyang paalaala sa atin. Huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin siyang isisang tabi. Huwag natin siyang alisin sa ating isipan. Hallelujah, manatili tayo na nasa ilalim ng Diyos, na anuman ang kanyang mga utos, anuman ang kanyang sinasabi, ang katapatan, ang nais ng Diyos, na sundin natin ang lahat ng mga bagay nito. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Oh God, help us. Help us, Lord. Hallelujah. Kabusta ng katapatan mo sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kamusta ng katapatan mo sa pagbigay? Ang katapatan mo sa pananalangin? Ang katapatan mo sa pagkaayuno? Ang katapatan mo sa pagdalos sa gawain ng Panginoon? Ang katapatan mo sa pagpupuri? Ang katapatan mo sa pagsamba? Yan ang hahanapin, hanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Maaaring sa iyo na ang lahat ng mga material na bagay. Mayroon kang sasakyan, magandang sasakyan, may maganda kang bahay, may maganda kang trabaho, maaaring ikaw ang popular, maaaring ikaw ay may kapangyarihan. Ngunit ang tanong, ang katapatan ba ay nasa sa iyo sa harapan ng Panginoon? Diyos, may paalala ang Panginoon. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, huwag mo siyang kalimutan. Huwag mo siyang kalimutan. Kaya pinapadaan tayo ng Diyos minsan doon sa mga bagay na ayaw natin. Pinapadaan po tayo sa mga pagsubok na mabibigat. Pinapadaan po tayo sa mga kahirapan sa sitwasyon, mga kapatid, na ayaw natin, sapagkat nais ng Diyos na kung ikaw ay iangat niya, kung ikaw ay magpapalain niya, kung ikaw ay pagyayamanin niya, ay hindi mo siya makakalimutan. Hallelujah. Do not withhold anything that belongs to God. Ibigay natin kay Caesar ang para kay Caesar, at ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Hallelujah. Hinihiling ko ang mga isa ay tatayo. Mayroon lang po ako na kalagdagan ilagdag doon sa ating mga ngaral. May mga bagay minsan sa ating buhay na para bang ayaw natin na maganap, ayaw natin na mangyari. Pero mga kapatid, alalahanin mo natin, bago narating ng bansang Israel ang lupang pangako, bago na natin, mga kapatid, ang lugar, hallelujah, ng pagpapala, dumaan muna sila noon sa Mara. Dumaan sila sa lugar ng kapaitan, sapagkat nais ng Diyos, hallelujah, na maalaala nila na kapag naroon na sila sa lugar ng karanihan, maalaala nila na bago na nakamitian, ay naroon ay dumaan sila sa isang matinding kapalitan sa nang buhay. And I would like to remind you, church, for 25 years kapag exist ng gawain ito, hindi agad dumating sa puntos na ganito ang ating kalagayan. Sa mga nauuna na mananampalataya, alalahanin natin ang mga problema, ang mga pagsubok at ang mga kabigatan na lumaan sa ating buhay. Kagaya ng sabi ng ating mga ngaral,
Yung mga tao na matapat sa kanilang pagbibigay, yun ang mga tao na makapagpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. For 25 years, nakita ko kung paano bumapa ang mga kapatiran. Nakita ako kung paano dumanas ng hirap. Nakita ko rin kung paano sila nagsakripisyo para sa gawain ng Panginoon. And I can testify to that, na yung mga taong yun na naging patapat sa paglilingkod sa Panginoon, yun ang mga tao ngayon na nag-i-enjoy ng kasaganaan at ang pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. At alam nila kung sino sila. Alam rin natin kung sino ang mga tao ito. Nagpapatuloy sila. Narito pa rin sila ang kagandahan, ini-enjoy na nila ang pagpapala ng Diyos. Nais mo rin ba mag-enjoy? Nais mo rin ba, hallelujah, na makamit ang mga bagay na nais mo, may tamang panahon ng Diyos para sa iyo. Wala kang dapat gawin. Panatilihin mo lamang ang katapatan mo sa Panginoon. Huwag mo iurong, huwag mo itago, huwag mo ilihim ang mga bagay na para sa Diyos. Come on, as we close our eyes, isipin po natin, ano kayang uri ng pananampalataya at pagsamba meron tayo kung hindi natin iuurong ang ating pagsamba, hindi natin iuurong ang ating pagpupuri, hindi natin iuurong ang ating pagbibigay, hindi natin iuurong ang ating pag-awit, ang ating pagtalon, ang ating pagtakbo, ang ating paglunggang, ano kaya ang uri ng panambahan ang ating pong, mararanasan? Isang uri ng panambahan at isang uri ng panampalataya na walang pwedeng humadlang, walang pwedeng magpabagsak at hindi pwede na mapatikim ng kahit sino paman, kundi isang uri ng panampalataya na isang uri ng panambahan, mga kapatid, na sa bawat pagsigaw, sa bawat pagtanong, sa bawat paglunggang, sa bawat pagpupuri, nakaarating sa turo ng biyaya at ang pagpapala ng Diyos. At ang Diyos ay hindi kumakamagin dito upang hindi nilagkihan ang nasa ating ginagawa. Kaya ang sabi niya, ibubuksan ko ang dunungawan ng langit at ibuhos ko ang pagpapala na walang sukat sa gala. You know why David was so blessed before Solomon? Bago nakamit ni Solomon ang pagpapala, ang mayroong tao hindi kaya sa kanya ng magandang halimbawa. Si David, ang tao na ang sabi ng Biblia, a man after God's own heart. Bakit? Hindi niya iniuurong ang lahat ng bagay na nangungupol sa Diyos. Kahit sa ikutsain, kahit sa insultuhin, kahit na hubarin po niya ang kanyang karangyaan, ang kanyang kapagkahari, ibigay naman niya ang kanyang katampatang pagsamba at ang kanyang katapatan sa Diyos. Before Solomon was dead, kaya wala tayong marinig na awit. When the Spirit of the Lord God is in my soul, I can sing like Solomon sing. Wala tayong marinig na awit. When the Spirit of the Lord God is in my soul, I can dance like Solomon dance. But the song says, oh, when the Spirit of the Lord God is in my soul, I can praise like David praise. Bakit? Huwag natin i-withhold, huwag natin iurong, huwag natin pigilan ang mga bagay na upo sa Diyos. Everyone praising! Come on!
of your blessing. Praise your way out of your sicknesses. Praise your way out of your problem. All you have to do is to give God what belongs to God. Do not withhold your praise. Do not withhold your worship. Do not withhold your singing. Come on, do not withhold your giving. Oh, in the spirit of the Lord God is in my soul. I can sing. I can see.
Dalangin din namin, Panginoon, na ikaw ang may hawak ng panahon.
Yan po kami, Panginoon, isang magandang panahon sa araw ng aming pag-anibersaryo, sa araw ng aming pagpupuri sa iyo. Yamang ibinigay mo sa aming Panginoon ang lahat ng aming pangangailangan financial. Ikaw po ang support nito, Amang Banal. Ganun din po, Panginoon, salamat sa kagaanan, Panginoon, na mga ganitong bagay ipinakita mo ang pagkilos mo sa puso ng bawat isa. Na kami, Panginoon, ay nagbibigay na merong kasiyahan, wala, Panginoon, ng kabigatan, sapagkat ang nakikita po namin, Panginoon, ay ang blessing mo na patuloy mong pinagkakalog sa bawat isa. Palatilihin mo, Panginoon, sa amin ang Espiritu na ganito, Ama, na kami ay hindi mag-withhold kung ano man ang kaya namin ibigay para sa gawain mo. Pagiging ito, Panginoon, ay ang aming tithe. Pagiging ito, Panginoon, ay ang aming mga bahagi ng aming mga tinatangkilin. Ikaw po, Panginoon, ay siyang patuloy na humilos sa buhay ng bawat isa. Lord God, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng tagumpay. Sa iyo po namin ipinagkakaloob ang lahat ng papuri. At pinasasalamatan na po namin, Panginoon, ang lahat ng biyaya at tagumpay na pagkakaloob mo sa amin sa araw ng anibersaryo ng iyong gawain sa dakong ito under Pastor Ed Lutero. Lord God, provide mo ang lahat ng aming pangangailangan. Bigyan mo po ng malakas na pangangatawan. Ilayo mo ang bawat isa sa amin sa karamdaman. At ang kapayapaan, Panginoon, ipanatilihin mo sa puso ng bawat isa. Salamat ng maraming maraming ang masipal ng papuli at pagsamba. In Jesus' mighty name, pray. Amen.